from this to this and hanggang sa pagkainan. Samahan niyo ako sa proseso ng paggawa ng special dish na ito. Kumusta? Sana ay nasa mabuti kang kalagayan. Ako nga pala si Aika and welcome sa aking channel kung saan makakapanood ka ng mga videos or content na patungkol sa pagkain. At dahil Christmas season, tayo ay gagawa ng espesyal na pagkain na originated from it. Ito ay isang Spanish delicacy na talagang mga patuloy na bagay sa ating mutingan na tinatangkilik naman talaga natin. Ito ay tinatawag na cochinillo. Bago natin umpisahan ang marination, ito ang dapat una nating gawin. So guys, hindi pa pala siya totally hati. So kailangan pang hatiin natin siya. Kailangan nating i-flatten ang ating piglet. At pagkatapos, tatanggalin natin ang excess fat nito. At ngayon, umpisahan na natin ang marination. Dito na natin ang piglet na meron 5 and 3 per kilos. Kailangan natin itong i-marinate ng overnight para maluot ang lasa. Dahil kailangan ko itong matuin ng siguro mga 8 a.m. tomorrow kasi isa-serve natin ito sa ating mga diners ng lunch time. Ang una nating step ay ang pag-alis ng gag or pag-top natin ng paper towel sa baboy para maalis yung mga excess blood. Nihugasan na natin ito ng maigi. Ayan, natanggal na natin ang excess blood. At ngayon, para manuot ang lasa, kailangan natin tusukin ang ating baboy. Pwede din tayo gumamit ng knife sa paligid. Ayan, natusok na natin ang bawat part na gusto nating manuot, pumasok yung ingredients or yung lasa ng ating marination. Pagkatapos natin tusukin, babalik na rin natin ito. At ang una nating ingredients para sa ating marination ay ang alcohol. Pwede naman kayong gumamit ng ibang brand. Nating malagyan ng wine. Kailangan natin bilisan ang ating pan. At maglagay tayo ng foil. At ayan, naroon ng foil ang ating pan. So, nalagyan natin ito kanina ng wine. So ngayon, idadamp lang natin ito ng paper towel para maalis yung mga excess water or excess wine na nilagay natin kanina. And other side. Salt. So una natin lalagyan ang skin. Other side.
I like to use pepper, crushed peppercorn. Wag natin, tatandaan nyo, wag nyo lalagyan ng peppercorn ang harap or yung skin side kasi gusto natin makinis yung ating lechon at walang itim-itim. So, dito lang natin siya lalagay. Ang susunod na ilalagay natin ay ang garlic. Meron ako dito garlic na minced garlic na ginamitan ko ng food processor. Meron din ako dito ng crushed garlic na meron siyang balat pa. Maganda kasi yung amoy ng garlic or yung aroma ng garlic. Mas masarap kapag may balat. Pero unahin muna natin, kukuha tayo ng kaunti dito sa ating food processor na garlic, na pinong garlic. Ilalagay lang tayo ng siguro mga 4 tablespoons. Gustong-gusto ko ang amoy ng garlic sa lahat ng pagkain. Alam naman natin na meron itong taglay na napakabangong aroma at kakaibang lasa sa mga pagkain. Ngayon, ilalagay na natin ang garlic na may balat. At isusunod natin ilagay ang ating mga tanglad na aking crinache. Gupitin ko lang siya. Lalagay ko din ito maya-maya. Pero pwede lang din natin lagay. At celery. Alam nyo, napaka-importante sa akin maglagay ng celery sa kahit na anong pagkain ng baboy or malangsang pagkain. Kasi nakakawala siya ng lansa. At ayan, meron naman akong napakasimpleng ingredients na mabilis mahanap sa ating kusina. Ngayon, tapusin natin i-marinate ang ating tiglet at ilalagay na natin ito sa ating refrigerator. Babalikan natin ito bukas ng 8 a.m. Make sure na dry ang ating piglet ha bago natin ito i-bake para sa mas crispier na balat. Para sa ating unang salang, 2.5 hours natin itong iiwan sa oven. Dahil after 2.5 hours, kailangan natin itong i-brush sa sarili nitong oil. Ibabalik natin ito sa oven for another 1 hour. At pagkatapos ng 3.5 hours, luto na ang ating kutsinilyo. And guys, bago mo tapusin ang video na to at kung nagustuhan mo, please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang mga videos. Thank you for watching. Hanggang dito na lang ang aking video. Bye-bye!